Hi. Ano lang gagawin natin ulit? Naputol yung video. Dahil ibubuksan natin yung karton kung kahit kung ano ano siya. Bali, ito na tingnan yung box. Sina po. Nakikita ba yung box? Yes. Ano po? Tingnan na po natin kung ano po to. Excited po ako. Excited po si Bobby sa akin. Kasi alam ko Lego po yan. Ano po yan? Ito, tingnan. Ano po yan? Tapat pa dito. Okay. Bahay po malaki, kotse. Kotse lang. Madali, madali. Tapat mo, layo ka. Dyan, 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 dyan. Malaki. Okay siya. Malaki. Ano to, B? Lego. Na? Batman. Batman. Batmobile. Batmobile. Pakita mo naman ako. Ayaw mo pakita. Bubuhin namin yung video. Ay, gagawa namin yung video sa pagbuo nito. Then, I'll give some reviews kung ano yung, kung kamusta siya from build. Tapos kung pag nabuo, papakita din namin. So, stay tuned dun sa susunod na video para dito. Bye-bye! Bye! Hey everyone, my name is Raymond, aka Agent Very Good Boy, and right now I'm here at my Batcave. I'll be doing a review of one of the latest set for Batman. So before anything else, shout out sa aming group, ang Batman Bricks Collector PH, mga brother, mga sister, mga ka-group. Salute. So, this is my first time to create a video on doing a review on certain bricks. This one is not a Lego brand, an alternative brand of bricks. But binili ko siya kasi ang ganda ng model ng Lego. Oh, no, Lego nung set na to. So, without further ado, I'll gonna be presenting to you this. Okay, it's heavy. It's very heavy. So, here it is. See? Hindi na nakikita yung mukha ko. Atakpan, masyado malaki. Okay. So, I hope I kita pa yung mukha ko sa screen. So, this is a GC brick set with 1,778 plus pieces for Batmobile. So let's look at the back. This is freshly purchased yesterday. Kapon ko lang siya nabili. So let's look at the back. So here's the back of the set. So ngayon ko lang napansin, nakita na it can be separated into three parts with lights and then some movable parts here. So may brick light siya as indicated, and then yung ating Lego Batman minifig is a glow in the dark. So let's start. Super laki niya. So, start ko na siya i-build and then I'll give you my review, my and I'll share to you later on my experience on building this set. If pa ba? So, bibigyan ko na lang kayo ng review kung how and gaano ako nag-enjoy sa pag-build nito and how
I find this set very playable or interesting, so let's do it. So, medyo mahirap tanggalin yung box niya kasi sobrang dikit ng glue. Hindi siya yung katulad ng ibang box na na-open mo siya ng madali. Because yung ilalim niya, ay yung pinakagilid niya, may glue. So, hindi siya yung nakatape lang. So, mahirap siya buksan. And inside that box, we have 4 small boxes inside, as you can see. Labeled 1, 2, 3, 4. Hindi pa nakikita. Siguro, ay feeling ko na sa loob nito yung manual. So, we have 4 boxes. Tignan natin kung ano yung laman nito. So, let's move it here. So, I'm opening ng box number 1. So, hopefully, most of the some problems kasi sa mga alternative bricks, even yung hindi siya katulad ng mga Lego sets na yung number na, may numbers yung packages niya. And then nakalagay doon sa manual kung anong number ng bag yung bubuksan mo, nandun yung mga parts and pieces. So, not sure with this new brand. I believe GC brand is a rebranded. Okay. I can see it. So, in box 1, we have the manual. So, let's see. Inside the manual, my stickers. Ito, here's sticker. Okay. Okay. So, on the first box, nakasulat dito siguro yung mabibuild mo. So, when I open the manual, box number 1, properly labeled, ang mabuburaw dito is this piece. Wonder, siguro ito yung tatlong parts. Feeling ko ito yung gitna. Ito yung gitna. Ito yung gitnang part dito. Ito yung gitna. So let me check. I'll try to open the second box. Tingnan ko kung may manual pa ito sa loob. Feeling ko ano eh, baka per box may isang manual. Oh, okay. Mukhang mali. I'm wrong. So, this is the only manual. One manual. And then, the manual is composed of 157 pages. So, mukhang nandito na nga lahat. Okay. Then, let's check kung ano yung mga laman. Oh, okay. Here we go. So, this is box number 1. Halos puro tires yung nakita ko. Sumalubusan, puro gulong. Ayun, it's labeled as 1, yun nga lang for box 1, but still, it's not grouped like the Lego set na nakagroup siya kung anong parts to. So, sa pagbuo nito, I'm pretty sure I still need to look for pieces. Since hindi dito hindi siya nakasegregate per parts nung bubuin natin. Although, ang kagandaan lang dito, yung mga small pieces, yung mga small parts, ayan, nakasegregate naman siya. Alright, so, one thing that I've experienced in building
most Lego set, both Lego brands and alternative brands, most of them are black. Sabi nga na, it's the favorite color of Batman. And for Lego set, it's very easy kasi nga, like what I said earlier, nakasegregate siya per parts. Unlike sa alternative brands, you need to find them, like this set. Buti na lang, nakagroup na lang siya ng siguro per pieces, per category. Ang mahirap kasi pag black, ang hirap hanapin ng pieces niya. Yeah. So, almost the same lahat ng kulay. So, if all parts are mixed in this one bag, you need to look for it. Hindi mo pwedeng sa loob lang ng bag. You need to really scatter them. So, alright. Let me check the manual first. So for bag 1, malaki na rin pala yung mabubuo. So this parts looks deceiving kasi apat, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 plastic bags. Hindi mo isipin na makakabuo siya ng madami. Based dito sa manual, para makalipat ako on box number 2, box number 2 will be in page, where are you? Page 25. So, 25 pages before natin buuin yung box 2. So, alright, let's do it. Excited to build this one. Then, I'll let you guys see after the build process, I'll let you view kung ano yung nabubuo for box 1. Alright, see ya. So, I remove my camera dun sa stand niya. For you to give you a closer look nung ating finished build only for box 1 ah, for box 1 yan. So as you can see, ayan yung nabuo. So katulad naman, hawig naman niya to. Yan. Yun. So tama, ay actually page, that's only page 21. So here's the finished product for box number 1. So, here's the actual set. As you can see, yan. Oh, diba? So, for the review, okay naman yung bricks. Hindi siya ganun katigas ikabit and fix them. Built them unlike yung other brands na non-Lego or alternative brand. Ito okay naman siya. And one good thing here sa aking mga kapwa brickero. Wow, that's a new word. So I'm gonna use that one on my succeeding videos. Mga kabrickero. So, nakikita nyo yan. Those tiles are printed. While hindi siya sticker. So, yan. It's printed. And it's printed pretty neatly. Hindi siya yung parang low quality. So, as you can see, right? The printouts are good. And even if I cannot get this out. So yan. Walang stickers dyan. So as a proof, ito yung sticker, list of stickers niya. Ayan, nakikita niyo naman wala pang bawas. Wala pa siyang bawas. May hawig siya itong mga stickers na to. It's similar to this one. But as you can see, printed na siya dito. Not sure if why they waste their time printing the stickers kung printed naman sa taas. So probably initially they designed this one to be a sticker, then eventually they decided okay, let's go for a printed tile na lang. So cool, moving. Then the wheels, okay naman siya ikabit. Yun nga lang, like what I said earlier,
para siyang treasure hunting yung nangyayari. Dahil ang per pieces na you need to build, I mean per parts na ibibuild mo on this set, unlike the Lego brands na they're separated per plastic. Here, as you can see, I showed you earlier, it's 6 or 5 plastics lang and then mix sila. So, medyo treasure hunting ang dating. I'm not sure if my the table that I'm using is flat, because as you can see here, if I move this forward and backward, not all the wheels are moving. See? Not sure if it's because yung table ko lang or feeling ko baka hindi talaga pantay yung pagkakagawa. Pero nonetheless, it's okay. Movable, very easy, i-move siya. Hindi siya sticky na, hindi na, ang hirap siya. So, yan. Then, earlier, akala ko wala siyang mga extra pieces. So, I have these extra pieces. I hope extra pieces lang siya talaga. At hindi ako nakalimot na, I move it. Hindi ko nalimutan ikabit siya. So, I still have these pieces. Now, I'll need to proceed to the next box. Box number 2. Box number 2. Para sa susunod nating build. So, for box number 2, according sa ating manual, ito ang ating mabubuo. So, this is the look of this once we finish working on the second box. So, yung second, like I showed you earlier, it's composed of 3 major parts. So, mukhang on the second box, makakomplete na natin yung middle part ng Batmobile. So, yan yun. So, stay tuned. I'll go ahead and build this device. We'll be right back.